So what the god dukon we're at Muban Sahakon. Sahakon Muban Sahakon at tine Seri Thai. Seri Thai. Okay, it's a suburb in Bangkok, so part of Bangkok, but it's far in the center. So I'm gonna show you what is like Chang is the Thai Changge. Okay, so let's see. Joke. Say gay do it. เอาหมูกับเลือดต้มเนื้อต้มหมูเลือดหมูเจ้าหมูข้าวเปล่าของเราเป็นเลือดค่ะ
เอาหกตัวเลย ใช่ครับอันนี้อันใหญ่หมดแล้วนะคะมีพี่เขาห้องไว้ได้ค่ะหมากไปด้วยไหมคะสวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ So ayun guys tapos na tayo mag shopping food ng food madami tayo nabili lugaw, ganyan, pork barbecue, mooping. And ito ngayon yung pwede natin tikman. Latte. Meron kasing parang local, oh, tapang. Local coffee shop. Doon. They call it brioche. Brioche. Coffee and bakery house. Matagal na naming natikman yun. Masarap dun. Masarap yung mga... Lalo na yung coconut cake nila. Parang pandan. Coconut pandan. Ganyan. And it's like 75 baht yung isang order. And it's really good. And later, pagdating natin sa bahay, tsaka natin tikman yung iba nating nabili. So, see you. And so, nakauwi na tayo. And in front of me is the lugaw. It's Thai lugaw. They call it jo. Correct. Siyempre. Jo. Ito yung nasa loob niya. Ito means pork siya. Tapos, kanina, lalagyan ni, nilagyan niya ng itlog. So, yung itlog na to, naluto na lang siya sa init ng lugaw. Hindi siya luto nung nilagay. Binasag lang yung itlog. Tapos, di ba sa atin, sa Pinas, magigisa tayo ng luya, ganyan. Tapos, ihahalo yung kanin. Tama ba? Parang ganun yung, di ba, luto. Dito naman sa Thailand, yung lugaw nila, ikaw na yung maglalagay nung luya, separate. Kasi may mga Thai sila, may mga tao na ayaw naman ng luya dun sa chok. So, ganun. Ikaw na maglalagay. Minsan pa nga, meron silang nilalagay na onion leeks bed. Nilalagyan nila yung
onion something. Yung green. And so let's taste. Meron din siyang kasamang patis. Wait. Eto, ganito na yung patis nila. Naka-sachet na. Nabibili to sa shop. Syempre, sa mga like macro supermarket. Meron na silang talagang para sa mga ganito na pang take away. Hindi mo na siya ibubuhos. Ganyan. Malinamnam. It's almost similar, almost the same taste sa Pinas. Kaso yung karaniwan sa atin, yung lugaw, goto pala. Goto sa atin may yung intestine, pork intestine, bituka ng manok, anong baboy. Ayan. Meron din sila dito, pero ito wala. May pork intestine siya. May. So, ito, minced pork lang siya. Yung minced pork, binuo nila. Tapos, nilagay. Kumbaga, niluto nila separate. Then, nilagay dito. Sarap. Hindi ko na nga nilagyan ng patis. Yun na yun. Kung ano na itong naano. Ang nilagay ko lang is luya. We have also the anialaya, fried vermicelli, fried noodle. yung parang kanong, parang snack sa atin sa Pinas, yung makakain mong ganyan, parang chicharon, how to say, basta mabibili mo to sa tindahan eh. Ito yung isang struggle sa Thailand. Ang higpit nila maglagay ng ganito, napakahirap. Alam mo yung gutom ka na, but kailangan mo tiisin kasi hindi mo mabuksan. And pagka binubuksan ko ng mali, halimbawa bubuksan ko dito, pagagalitan ako ni Kay. Kaya di ko na, kaya ako nang, okay, dito na lang. I won't attempt to open it like that. Tinitingnan niya ako. Okay, ayan na, nabuksan na natin. And... Hold. Ayan, tapos lagyan natin itong baboy. Sarap. May mga binili pa tayo. So bukod sa kape na binili natin, meron din tayong sorry, Mooping tatubig. So, ito yung Mooping nila. Mooping, para siyang hiwa-hiwang barbecue. Ganyan, hiwa-hiwang baboy. Tapos, pinagdikit-dikit, ginawang ganito. Hindi siya buong baboy, ha? May mga fat siya, tapos may mga laman din. Pero, ganyan siya. Matamis. Sarap. And we normally eat this sa umaga, pagpapasok ka sa work. Ang dami mo madadaan ganito. Tapos meron siyang ano tawag dito? Kaunyaw. Kaunyaw is sticky rice. Mmm.
Hindi ko ang calories, di ba? Kumain ka na nito, kumain pa nito. So. So. We can get there. Sobrang sarap nito ah. May mga shop na meron din silang grilled pork. Hindi siya Mooping, grilled pork siya. Parang barbecue na sa atin yung lasa. Ganun. Matamis tapos yung taba niya. Yung nakahiwalay, di ba? Laman, tapos sa dulo yung taba. Yun din yung madalas kong kinakain pag papasok ako sa work. Dadaan ka sa ganyan, dadaan ka sa kanto, may mga ganyan. Tapos, meron din silang yung coffee shop. Thai local, yung local na coffee shop na tigbebente lang, 25, isang kape. Yan, meron din silang Milo, Ovaltine, and yung red juice nila, Hail Blue Boy, yung brand. Tapos lalagyan nila ng gatas. Lasa siyang scramble dyan sa atin. Okay. Kain na ko. Uy! Muntik na! At ito yung na pag binasag mo sarap. And, ayan, sige. Tikman natin. With egg yolk. So, what's the taste? Alahaluga. Pero nawala yung ano, yung alat. Noon, binasag natin yung vlog. So, ngayon, andito naman tayo sa dessert part. Ang aga-aga mag-dessert. So, anyway, we have here yung binili natin sa Brioche Cafe. Yung coconut pandan cake. Yeah. Tikman natin maya-maya. Unahin muna natin tong roti semai. Okay. So, dito ka muna. Ito yung roti semai. This one is mabibili mo siya anywhere in Bangkok, pero came from Ayutthaya, right? It's mostly famous sa Ayutthaya. And this the brand, Jamae. Right, I remember that we bought in Ayutthaya last time. Yeah. So itong shop na to also sa Ayutthaya galing. And yung laman nito parang thread like na cotton candy. So sa atin yung cotton candy mahangin ganyan, yung malaki ganun. Dito naman makikita mo siya as like this, para siyang buhok. So tingnan natin din. Ito na naman yung ayan. So pag tinanggal natin to, parang ayaw mo na lang kumain kasi ang tagal. So ayun na, good thing nabuksan naman agad. Pakita ko sa inyo
This is how it looks like. Pag, di ba para siyang buhok. Buhok na blonde. Tapos ito green. Parang pandan taste to eh. Alam ko. Yung lasa niya, guys. Parang tostado. Yung, alam mo yung masarap kasi tostado siya, yun din. Mahilig kasi ako sa tostado talaga. Ano eh. So, hindi natin siya kakainin ng ganyan. Kailangan natin ng lumpiang Shanghai. Charot. Pambalot ng lumpia. Naalala ko last time, mahilig kasi si Kay sa lumpia. Sa lumpiang Shanghai. So, wala na akong time pumunta ng talad or supermarket. And we went to Ayutthaya. So, I bought the yellow na ganito. Yun yung pinambalot namin sa lumpia. Pwede naman siya eh. Kasi yun naman talaga yun. Pero ito kasi meron siyang, as you can see, ito yun. Meron siyang black seeds. Ano tawag doon? Sesame seeds? And, so buksan natin. Medyo makapal tong ano. Ito, may pandan. May flavor siya. So, I bought this one. Kay bought this one for 40 baht. Both na. Parehas na. So, I'll show you how to eat roti say mai. Yeah. So, lagay mo to. Kuha ka na ito. Kung gaano kadami yung gusto mong ilagay. Pero ganyan lang siya. Tapos kakainin mo na siya ng ganyan. Sarap. You will taste the pandan. And also, the sweetness of this one. The cotton candy. I don't know what they call this in Thai. Pero, ito nga yung roti sa imay nila. So, kung magpa-travel kayo ng Bangkok, at magpupunta kayo sa mga market talad, ganyan, meron kayong makikita ng ganito. Like, Jod Fair Market sa may Paramkhao. Merong seller ng ganito. So, balikin natin. So, ito na tayo. Ito, matagal na namin natikman. Sarap to. Sikat kasi sa kanila, mahilig sila sa mga coconut, ganyan. Thai. Parang lahat ng puntahan namin may ganitong menu. So, kahit sa 7-Eleven guys, if you don't have time na mag-visit ng mga local coffee shops, you can get this coconut cake sa 7-Eleven. For around 30. Hindi siya aabot ng 40 ah. Ng 40 baht. So, I'll show you. So, tikman natin. So, makikita nyo naman sa gitna, sa gitnang part niya, meron ding parang jelly-like na coconut. And then, sa top part, yun yung coconut shreds. Alam mo yung busog ka na, pero
Gusto mo pang kainin. Kainin ng kainin. Gusto ko kasi ito yung pandan. Pandan na ano. And you can taste the pandan. So, ayun guys. After how many foods that na tinaste ko, nabusog na ako. And I'll see you next week guys sa susunod na vlog. Thank you for watching. Sawadee ka.